Hey guys, kaya na tayo, nalutuho na yung ampalaya at saka mushroom. Ayan. Ayan, ampalaya at saka mushroom. At saka yung bangus. Tinikman ko yung bangus. Ayan. So anyway, kain na tayo guys. Pero bago tayo kakain, magdasal muna tayo. Mag-thank you tayo. So, ayan. Kain na tayo. Ayan, mushroom. At saka yung ampalayang binigay ng kapitbahay. Tikman natin siya kung mapait or hindi. Kasi may mga ampalayang mapapait, diba? Sabi nila kapag daw mapait yung ampalaya, pinaglihian or madamot. Ayan, sabi nila. Hindi ah. Hindi siya mapait ah. Hindi mapait yung ampalaya. Ang sarap. Super yum. Ayan. May suba. Ang sarap. Ayan. Toyo ako dito. Ayan. Kain tayo ng fish. Bangus. Ang sobrang mahal, no? Maabot ng 145 pesos or 150. Ay, isang pilasong hiwa. Nanonood pala ako ng Netflix. Ang ganda ng pinapanood ko. Love story siya. Yung mga anak niya, wala walang time sa kanya. Tumanda na siya. Mayaman. Grabe, sobrang yaman niya. As in, mayaman na babae. Minsan talaga walang magagawa ang pera kapag yung mga anak mo nag-asawa na sila. Ayun. Meron siyang mga anak, pero walang pakialam yung mga anak niya. And then, meron siyang nakilalang lalaki. Bata pa yung lalaki nakilala niya. Sorry, ang bad ko kasi kumakain ako, nagsasalita ako. So, meron siyang nakilalang binata na mas bata. Matanda na siya eh, mga 59 years old. Tapos meron siyang nakita sa bintana na naliligong binata. Hanggang sa naging na-fall in love sila sa isa't isa. Kaya mahirap din pag nag-asawa yung mga anak mo. Pag nag-asawa yung mga anak, yung tulad ko, kapag nag-asawa na yung anak ko, pagdating ng araw, hindi mo naman mapipigilan yun eh. At saka hindi naman ako makikitira doon sa bahay ng anak ko kasi kaya nga ako nagsisikap eh para pagtanda ko hindi ako maging kawawa. Ayoko din umasa sa anak ko. And then tulad niya matanda na siya o iniwan siya ng anak niya. Kaya kailangan maging ready ka lagi. Huwag kang masyadong kampante na yung anak mo mananatili diyan. Kapag naging mag-asawa na siya, priority na niya yung family niya. Kaya nga lagi kong sinasabi sa sarili ko na kailangan kong mag-ipon pa, mag-impok yung magbayad ng mga insurance, ganun. Kailangan kong i-ready yung sarili ko kasi mahirap mag-expect kung sino yung mag-aalaga sa akin, sino mag-aano sa akin, diba? At least, hindi ako magiging kawawa pagdating ng araw. Kaya nga pag habang may panahon pa na nasa abroad ka, pag-igihan mo habang binibigyan ka panigat ng pagkakataon. Yung edad mo kasi yan, pag habang tumatagal, hindi ka na makahanap ng trabaho. And then, it's not easy to earn money. Kasi habang tumatagal yung katawan natin, nagiging nanghihina din eh. Hindi na tayo makakakilos. So, habang malakas pa, go. Diba? And like sa mayayaman, like sa mayayaman, may pera na talaga sila. Pero ako, gusto ko lang din naman mamuhay ng simple. Hindi ko naman hinahangad umangat sa buhay. Hindi ko rin inaangat na yumaman. Ang gusto ko lang is yung balance. Kung bayaran ko na yung insurance ko hanggang sa mag-pension ako pagdating ng araw, ganun. Dapat ganun lang. Hindi na ako naghahangad ng masigit. Kasi ako, kaya ko naman mabuhay eh. Nang kahit talbos-talbos ng kamuti lang dyan.
masaya na ako. Tulad din total boost ng Ampalaya, masaya na ako. As in, kontento. Hindi na ako naghahangad ng marami akong pangarap. Ang pangarap ko lang naman talaga sa buhay is yung maging masaya ako. Yun. Yung walang komplikado. Ayaw mag-isip. Yun lang. Ah, iyak yung story niyo. Nakaiyak yung story. Kasi, kahit pala sobrang yaman mo, wala ang kwenta ang pera kapag iniwan ka rin ng mga anak mo. So, kailangan, ang gagawin lang natin, mag-pray. Ganun. Ang sarap niya. Ang sarap talaga pag bagong pitas, no? Hindi ko na ina-expect na bibigyan din ako nito. Kasi, binibigyan ko siya ng pagkain, di ba? Yung kapitbahay namin. Hindi ko na siya ina-expect na bibigyan niya ako ng sariwang gulay. Galing sa pananim niya. Hayop. Marami din siya mga tanim ng talbos ng kamote. Ano ba yung mga tanim niya? Talbos ng kamote. Pag nakikita ko nun, ganyan yung sinasabi. 38 ka na, te? Sure ka? Ganun siya. Sure ka? Bakit ang bata-bata mong tingnan? Ganun. Kasi maliit ako. Hindi siya naniniwala na 38 years old ako. Mang, sure ka ate, 38 ka na. Ganun siya. Parang hindi ka 38 ka. Kahit yung mga Chinese, kapag may nakikita akong Chinese, tinatanong nila, totoo, 38 ka na? May anak ka na? Parang wala daw. Ganun. Ganun. Pati yung mga estudyante. Kasi maraming mga estudyante dyan eh, dumadaan sa ano. Hindi nga nun, pag dinitignan nila, totoo, 38 ka na. Parang hindi siya naniniwalang 38 na ako. Hindi daw halata na 38 na ako. Ayun. So, anyway guys. Dito ko na-end yung vlog ko kasi ubos ko na. Marami po salamat sa mga nanonood sa akin. Yung mga sumusuporta po sa akin lagi. Thank you po and God bless. Bye bye. Hindi nga na yan yung vlog. Ayan yung pagkaan ko. Alas ito yung pinapanood ko. Pakita ko sa inyo. Wait. 26. Yan yung pinapanood ko. Ang ganda.